Hello at kumusta sa ating mga grade 8 student? Welcome sa School Career 101. Sa video na ito ay pag-aaralan natin ang tungkol sa grade 8 araling panlipunan kasaysayan ng daigdig, araling 20, ang pagpapatuloy sa kabihas ng Egypt Part 2 mula sa first intermediate period hanggang sa late period. Bago muna ang lahat, kung bago ka sa aking YouTube channel, please huwag kalimutan na mag-subscribe sa School Career 101 para maging updated ka sa mga future aral videos, aral tips, at mga araling panipunan crash course in the future. So, mag-subscribe na po kayo sa School Career 101. Ipagpapatuloy natin ang ating talakayan tungkol sa kabias ng Egypt. Sa huling bahagi ng aralin 19, natalakay natin ang mga unang panahon. At ngayon ay pagpapatuloy natin sa part 2 mula sa first intermediate period hanggang sa late period. Ibibigay ko lamang ang mga buod na mga importanteng kaganapan. Narito ang iilan sa mga dapat nating tandaan na mga mahalagang pangyayari na nangyari sa mga sumusunod na panahon, nang sa gayon ay lubusan nating maunawaan ng mabuti ang aralin na ito. Ang sumunod na panahon ay ang unang intermediate panahon o first intermediate period. Ito ay ang ikapito hanggang 11 dinastiya na nagmula pa sa circa 2150 to 2040 BCE. Ang mga kaalaman na dapat ang tandaan sa panahon na ito ay tinatawag na unang intermediate o first intermediate period ang ikapito hanggang sa 11 dinastiya ng Egypt. Sa pagsapit ng 2160 BCE, tinangka ng mga panibagong pharaoh na pagbuklurin muli ang Lower Egypt mula sa kabisera nitong Heracleopolis, at ang Upper Egypt naman na ang kabisera ay ang Thebes. At yun ang dapat nating tandaan tungkol sa mga kaalaman sa unang intermediate panahon. Ngayon ay dadako tayo sa sunod na panahon. Pagkatapos ng unang intermediate panahon, sumunod ang Middle Kingdom o gitnang panahon. Ito ay naganap mula sa 12 hanggang sa 13 dinastiya at tumagal sa loob ng circa 2040 hanggang 1650 BCE. Ang kaguluhang politikal ay natapos ng manungkulan si Menhotep I. Sa panahon ding ito, napag-isa muli ang Egypt. Nalipat ang kabisera ng Itijatawi. Namuno din sa panahon na ito si Sinusret I o Sesostris I na nabuhay sa loob ng 1970 hanggang 1926 BCE. Siya ay nakipagtunggali sa bahagi ng Nubia. Tinangka din niyang palawakin ang kanyang kapangyarihan hanggang Syria. Naging pinuno din sa panahon na ito si Amenemhet II. Siya ay nabuhay sa loob ng 1929 to 1895 BCE. Siya ay kinilala bilang mahusay na pinuno rin sa panahon na ito. Maraming ekspedisyon din ang naganap sa Middle Kingdom. Marami ang nagtungo sa Nubia, Syria at Eastern Desert, at hindi lamang sa Nile River sa panahon na ito. Patuloy ng Middle Kingdom, dapat ding tandaan na sa panahon ng Middle Kingdom, naganap din ang kalakalan sa pagitan ng Egypt at Crete ng kabias ng Minoan or ng Greece. Naganap ang kaguluhan sa pagitan ng mga Hyksos mula sa Asia sa panahon din na ito. Nang lumaon, dahil sa kawalan ng kontrol sa kabisera, nagsimula ang panibagong panahon sa kasaysayan ng Egypt. Tapos ng Middle Kingdom ay sumunod ang second intermediate na panahon o ikalawang intermediate panahon. Nagpatuloy ang pamamahala mula sa 13 hanggang sa 14 na dinastiya, subalit nang lumaon, nagsimulang humina ang kanilang kontrol sa lupain. Nakitaan din ang kawalan ng kapanatagan at katatagan ang pamamahala ng mga pinuno sa panahong ito. Ang Great Hyksos na namayani sa Avaris ay pangunahing naging banta sa mga pharaoh ng Thebes. At ang pangingibawo ng dinastiya ng mga Hyksos ay natapos din sa pag-usbong ng 17 dinastiya. Pagkatapos ng second intermediate period o ikalawang intermediate panahon, sumunod naman ang New Kingdom.
o ang bagong kaharian. Ito ay umabot ng 18 hanggang 20 dinastiya na tumagal sa loob ng 1550 to 1070 BCE. Narito ang iilan sa mga bagay na dapat nating pangtandaan tungkol sa New Kingdom o bagong kaharian. Una, tandaan na ang bagong kaharian ay itinuturing na pinakadakilang panahon sa kabisera ng Egypt. Tinatawag din ito bilang Empire Age. Sa panahon nito, nakilala si Amos na namuhay sa loob ng 1570 to 1546 BCE. Matagumpay niyang naitaboy ang mga Hyksos mula sa Egypt noong 1570 BCE. Sa panahon ding ito, naging agresibo ang pagpapalawak ng Egypt sa kamay ng mga malalakas na Pharaoh. Ang kapangyarihan ng Egypt ay umabot din sa panahon na ito sa Novia sa katimugang hangganan ng Euphrates River sa Mesopotamia at sa lupain ng mga Hittite at Mitanni. Pagkatapos naman, iilan pa sa mga mahalagang kaganapan sa New Kingdom ay ang mga sumusunod. Sa panahon na ito, nakilala din sa panahon na ito si Reina Hatshepsut na nabuhay mula 1503 to 1483 BCE. Siya ang asawa ni Pharaoh Thutmose II na namuhay rin sa loob ng 1518 to 1504 BCE. Kinilala siya bilang pinakamahusay na pinunong babae sa kasaysayan. Lalo pang pinalawig ni Thutmose III, anak ni Thutmose II ang imperyong Egypt. Sa panahon din ito, naging tanyag si Amenophis IV o Akhenaton na nabuhay sa loob ng 1350 to 1334 BCE. Tinangka niyang bawasan ang kapangyarihan ng mga pari sa pamahalaan. Tinangka rin niyang baguhin ang paniniwala ng mga tao ukol sa pagsamba ng maraming Diyos. Si Akhenaton ay pinalitan ni Tutankhamen na namuhay rin sa loob ng 134 to 1325 BCE na noon ay 9 gulang pa lamang nang maupo sa trono. Ang 19 na dinastiya ay pinamimula ni Ramses I na namuhay mula 1293 to 1291 BCE. Siya ay sinundan din at namuno din sa panahon na ito si Seti I na namuhay mula 1291 to 1279 BCE. At si Ramses II, ang kilala na si Ramses II na namuhay rin mula 1279 to 1213 BCE. Sa loob ng 20 taon, kinalaban niya ang mga Hittite mula sa Asia Minor na unti-unting pumasok sa silangang bahagi ng Egypt. Natapos ang alitan ng Egypt at ng mga Hittite nang lumagda sila sa isang kasundo ang pangkapayapaan. At sa kasaysayan, ito ang sinasabing kauna-unahang kasundo ang pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang imperyo sa kasaysayan ng daigdig. Ilan pa sa mga naganap sa New Kingdom ay ang mga sumusunod. Pinaniniwalaan din na sa New Kingdom naganap ang Exodus ng mga Jews mula sa Egypt na sinasabi na naganap din sa panahon ni Ramses II na makikita din sa ating Biblia. Muli namang humina ang pamamahala ng Egypt sa kanyang pagpanaw. Pagkatapos ng New Kingdom, ito ay sinundan ng Third Intermediate Period o ay 3rd intermediate panahon. Ito ay nagsimula 21 hanggang sa 25 dinastiya. Ang 21 dinastiya na tinatawag din bilang Tinaites ay pinasimula ni Smendes at namuhay ito mula 1070 hanggang 1044 BCE ng Lower Egypt. Ang dinastiyang ito ay napalitan ng mga hari mula sa Libya. Nang lumaon, isang nagangalang Teyi ang sumalakay pahilaga upang kalabanin ang mga nagahari sa Nile Delta. Umabot ang kanyang kapangyarihan hanggang Memphis at sumuko ng lumaon ang kanyang katunggali na si Tafnekti, subalit pinayagan siya na mamuno na sa Lower Egypt. Pagkatapos ng Third Intermediate Period ay naganap na ang huling panahon o ang Late Period.
Ito ang mga mahalagang kaganapan na naganap sa huling panahon o late period na dapat nating tandaan. Nagsimula ito sa 26 na dinastiya sa ilalim ni Psammaticus at ang kanyang nagawa ay nagawa niyang pagbuklurin ang Middle at Lower Egypt. Hindi naglaon na pasakamay ng mga Persian ang Egypt. Ang pinuno ng mga Persian na si Cambyses II ang naging unang hari ng 27 dinastiya. Napalayas ng mga Egyptian ang mga Persian sa pagtatapos ng 28 dinastiya. Panandali ang bumalik ang kapangyarihan din, ngunit hindi rin ito nagtagal dahil panandali ang bumalik ang kapangyarihan ng mga Persian at itinatag muli ang kanilang dinastiya at ang kanilang pamamayani ay bumalik muli sa Egypt noong 31 dinastiya. Ngunit noong 332 BCE, sinakop ni Alexander the Great ang Egypt at ginawa itong bahagi ng kanyang imperyong Hellenistic. Dan pa sa mga mahalagang nangyari ay sa panahon di ito, malawak ang saklaw, tandaan natin, na naging malawak ang saklaw ng imperyo ni Alexander the Great. Umabot ito sa Egypt, Macedonia, Asia Minor, Persia, Mesopotamia hanggang sa Indus Valley sa India. Sa kanyang pagkamatay noong 323 BCE, pumalit sa kanya o naging satrap ang kanyang kaibigang general na si Ptolemy. Itinalaga ni Ptolemy ang kanyang sarili bilang hari ng Egypt at pinasimulan ang panahong Ptolemy. Ang dinasiya Ptolemy ay naghari sa loob ng halos 3 siglo. Maaalala din sa huling panahon ang tanyag na si Cleopatra VII, ang kahuli-hulihang reyna ng dinastiya ng Egypt. At sa panahon din ng kanyang pamumuno, ang Egypt ay naging bahagi ng Imperyong Roman noong 30 BCE. At yun ang mga kaalaman tungkol sa mga sumusunod na panahon sa kabias ng Egypt. Ngayon ay gagawin natin ang mga gawain sa pagkatuto. Gawain A, itala ang mga naging pinuno ng mga nasabing panahon at dinastiya sa Egypt, kabilang ang kaalaman sa mga pinuno o pharaoh sa mga sumusunod na panahon. Itala mo mula sa First Intermediate Period, Middle Kingdom, Second Intermediate Period, New Kingdom, Third Intermediate Period, at Late Period. Sa gawain B naman, tukuyin kung anong panahon naganap ang mga sumusunod na kaalaman tungkol sa kasaysayan ng kabias ng Egypt. Una, nagpagawa ng Great Pyramid sa pinakamalaki sa buong daigdig. Ano ring panahon lumabas ang sistema ng pagsulat ng mga sinaunang Egyptian? Anong panahon itinuring bilang Empire Age at pinakadakila sa kasaysayan ang sinaunang Egypt? Anong panahon kinilala ang isa sa mahusay na babaeng pinuno ng sinaunang Egypt? Anong panahon sa Egypt na napag-isa ang kanyang paghahari ang Upper Egypt at Lower Egypt? Tukuyin rin kung anong panahon nagsimula sa 3 dinastiya ng Egypt at sa panahon ay nagpatayo ng mga pyramid sa Egypt. Sa panahon din na ito, number 7, tukuyin din kung anong panahon nagsilbing mga bantayog ng kapangyarihan ng mga pharaoh ang naging libingan ng mga ito. At ang pang-8, anong panahon lumagda sa pangkapayapaan? Maraming salamat at huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel School Career 101 para sa mga future aral videos, aral tips, at mga future araling panipunan crash course. Magkita-kita tayo para sa susunod na video. Para sa susunod din na aralin, Aralin 21, ang kabias ng Mesoamerica. Magkita-kita tayo para sa next video.